Please turn your mobile phone to silent mode as we begin the celebration of the Holy Mass. Please all stand and let us sing the entrance hymn. Si vos solui querias back, how's your power and God? Reassure your people, show us your base, bring us And we are gathered in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, as we acknowledge the presence of God in our midst, and as we approach the table of God, we continue to give Him thanks and praise for all the blessings that He has showered to all of us. Likewise, we acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most gracious fault. Therefore, I ask Blessed Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who willed your Son to submit for our sake to the yoke of the cross, so that you might drive from us the power of the enemy, grant us your servants to attain the grace of the resurrection through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Kindly be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. The Lord God has given me a well-trained tongue that I might know how to speak to the weary, a word that will rouse them. Morning after morning, He opens my ear that I may hear, and I have not rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who plucked my beard. My face I did not shield from buffets and spitting. The Lord God is my help, therefore I am not disgraced. I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame. He is near who upholds my right. If anyone wishes to oppose me, let us appear together. Who disputes my right? Let him confront me. See, the Lord God is my help. Who will prove me wrong? The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Lord, in your great love, answer me. Lord, in your great love, answer me. For your sake, I bear insult, and shame covers my face. I have become an outcast to my brothers, a stranger to my mother's sons, because zeal for your house consumes me, and the insults of those who blaspheme you fall upon me. Lord, in your great love, answer me. Insult has broken my heart, and I am weak. I looked for sympathy, but there was none. For consolers, not one could I find. Rather, they put gall in my food, and in my tears,
they gave me vinegar to drink. Lord, in your great love, answer me. I will praise the name of God in song, and I will glorify Him with thanksgiving. See, you lowly ones, and be glad. You who seek God, may your hearts revive. For the Lord hears the poor, and His own who are in bonds, He spurns not. Lord, in your great love, answer me. Please all stand. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the Feast of the Unleavened Bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" And he said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says, my appointed time draws near, in your house I shall celebrate the Passover with my disciples.' The disciples then did as Jesus had ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at the table with the 12. And while they were there, and while they were eating, he said, 'Amen, I say to you, one of you will betray me.' Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, 'Surely it is not I, Lord.' And he said in reply, 'He who has dipped his hand into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born.' Then Judas, his betrayer, said in reply, 'Surely it is not I, Rabbi.' And he answered, 'You have said so.'" My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome po dito sa dambana ni Padre San Pio, no? At dito po sa Santo Tomas, Batangas. And sa ating gospel reading, natunghayan natin itong sanaysay na kung saan ay narinig natin ang kwento sa pagkakanulo ni Judas Iscariote sa ating Panginoong Heso Kristo. At ang pangyayaring ito ay mahalagang sandali sa buhay ng ating Panginoon tungo sa kanyang napipintong kamatayan o napipintong paghihirap at kamatayan sa krus. Kilala natin si Judas Iscariote, isa sa mga disipulo. Siya ang magkakanulo at ibinenta si Kristo sa halagang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at patanda ng bayan. At sa palitan ng pagkakanulo na ito, dito magaganap ang mga pangyayari simulan sa pagdakip, sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon. Natunghayan natin ang pakikipag-usap ni Judas sa mga punong saserdote kung magkano ang kanilang ibibigay katumbas ang kanyang pagkakanulo sa ating Panginoong Hesukristo.
Nagkasundo nga sila sa 30 pirasong pilak. Alinsunod na rin sa matandang propesiya sa lumang tipan. At dali rin ng kanyang kasakiman, tinanggap niya ang alok. At alam ng ating Panginoon ang magaganap na pagkakanulo sa kanya. Kaya naman inihag nito sa huling hapunan at sinabi niya na isa sa kanyang mga disipulo o alagad ang magkakanulo sa kanya. Ngunit, kahit alam niya na si Judas ang magkakanulo sa kanya, hindi pa rin niya kinundina ang taong ito. Ipinahayag lang niya ang bigat ng gagawing pagkakanulo sa kanya at ang katuparan ng propesiya na magaganap sa kanyang buhay. Ang gagawing pagkakanulo ni Judas ay isang personal na desisyon nang dahil sa kanyang personal na kasakiman at nahulog sa tukso na unahin ang personal na kapakanan kumpara sa pagkakaroon o kumpara sa pagkakaroon ng katapatan at kabanalan. Dito binibigyang diin ang mas malawak na tema ng banal na plano na inilalahad sa pamamagitan ng mga pagkilos ng tao, maging ang mga dulot ng mga makasariling motibo. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo na tunghayan natin ang matinding katotohanan ng pagtataksil o pagkakanulo. Alam po ninyo, isa sa nakakalungkot na pangyayari ay yung maranasan natin na tayo ay pagkanulo ng isang taong malapit sa atin. Maaring kamag-anak o kaibigan, napakasakit po niyan pag tayo po ay naipagkanulo. No? Masakit yan sa kahit anong karanasan, no? Personal man o sa kahit anong bagay na tayo ay kumbaga na-betrayed po. Natunghayan natin ang matinding katotohanan ng pagtataksil o pagkakanulo at ang pagtataksil kay Jesus ng isa sa kanyang pinakamalapit. Considering Judas Iscariot is in the inner circle, no? One of the 12. Isa sa kanyang pinakamalapit na kasama ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kahinaan ng kalikasan ng tao at ang kalaliman kung saan maaari tayong lumubog kapag pinahihintulutan natin ang kasakiman at pansariling interes na manaig sa ating buhay. Si Judas, isang alagad na sumunod kay Kristo, nakasama niya, nakipagsalo-salo sa kanya, at nasaksihan niya ang kanyang mga himala at ang lahat ng kanyang ginawa. Ngunit, siya ay nagpatalo sa pang-aakit ng 30 pirasong pilak. Sa kanyang pagkakanulo, nakikita natin ang kalunos-lunos ng mga kahinatnan na kapag inuna natin ang material na pakinabang kaysa sa katapatan sa Diyos at sa kanyang mga turo. But then, 2,000 years ago, naganap ang mga pangyayaring ito. Pero we cannot easily judge Judas Iscariot. Or perhaps, madali natin siyang huhusgahan sa kanyang ginawa. And yet, baka rin, no? We can mirror ourselves in terms of what he has done to Jesus. Baka masalamin din natin ang ating pamumuhay na maaaring tayo rin ay nagiging ganito o nagiging Judas tayo sa ating patuloy na pamumuhay bilang mga anak ng Diyos in terms of our spiritual life. Baka may pagkakataon na tayo rin ay nagiging Judas na mas inuuna natin ang ating mga personal na interes at hangarin kaysa sa tawag ng konsensya. Baka may pagkakataon na sa ating pakikitungo sa ating kapwa ay talikuran din natin ang mga mahalaga at mga bagay-bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon.
baka may pagkakataon na pwede nating ipalit ang ating moral values for some other reason. O baka naman, we can close our eyes. Pag merong mga bagay-bagay na o mga injustices na nangyayari sa ating kapaligiran, o maaaring yung mga natutunan nating gospel values ay ipagpalit natin over some material gains. Bagamat kuminsan tayo ay tumatalikod sa mga bagay na inaasahan ng Diyos na dapat nating gawin, huwag nating kalimutan na ang katuturan ng pagdanas ng ating na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan sa krus ay patuloy na nag-aalok ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat ng nagsisisi at bumabalik sa kanya. Sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresmang ito, kasama na rin yung mga sakripisyo na ating ginagawa. Samantalahin natin ang pagkakataong ito upang suriin ang ating sariling mga puso. Pagsikapan natin ang ating mga pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang at muling italaga ang ating sarili sa pagsunod sa landas ng katwiran at pag-ibig na inilatag ng Diyos para sa atin. Naway lagi tayong dumulog sa Kanya na maging matatag tayo sa oras ng tukso sa mundong ito at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Batid na kahit sa pinakamadilim nating sandali, ang biyaya at awa ng Diyos ay sumisikat na nag-aalok sa atin ng pangako ng kapatawaran at kaligtasan. Ipagdasal natin ang lakas na magkaroon tayo ng lakas upang manatiling tapat sa kabila ng kahirapan at naway lagi nating alalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo na kusang loob na nagtiis ng pagkakanulo at pagdurusa alang-alang sa ating katubusan. Amen. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Please all stand. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Receive, O Lord, we pray, the offerings made here, and graciously grant that celebrating your Son's passion in mystery, we may experience the grace of its effects through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For the days of His saving passion and glorious resurrection are approaching, by which the pride of the ancient foe is vanquished, and the mystery of our redemption in Christ is celebrated. Through Him, the host of angels adores your majesty,
and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring it to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Our Lord Jesus Christ taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your friends, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. And the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Kapayapa. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. My dear brothers and sisters, this is our Lord Jesus Christ. Behold him. He's the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body and blood of Christ bring us to the fullness of life. Lagi mong ilaw, palagi.
The second collection which will be done is for the continuing development of Parish and National Shrine of St. Padre Pio and for the needs and welfare of the sick and retired priests of the Archdiocese of Lipa. Thank you for your offering. Please all stand. Let us pray. Endow us, Almighty God, with the firm conviction that through your Son's death in time, to which the revealed mysteries bear witness, we may be assured of perpetual life through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession of Saint Padre Pio. Altogether, Padre Pio, Holy Monk from Petrolcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon on this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that our conceit bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we be abstained, in God as we may remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly. Do not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus, the Mediator. Amen. Please be seated for the announcement. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng privacy information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating epi page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Pambansan Dambana, ang hanay na mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay naanyayahang magnilay at makiisa sa pagdiriwang. Ika-anim, mga kapiyo, upang tulungan tayo sa pagpapalalim ng pagninilay ngayong mahal na araw, inaanyayahan namin kayong manood ng live sinakulo ngayong Miyerkules Santo sa Divine Mercy Sanctuary Fall Pilgrims sa ganap na ika-anim ng gabi. Halina tunghayan ang pagpapakasakit ng Panginoon sa makabagong panahon. Ang susunod. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakihanda po yung ating mga religious article na pababasbasan po. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumudulog at nagdarasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
2,000 years ago, we have this narrative, the betrayal of Jesus by Judas Iscariot. Who's playing Judas among us? Yun yung magandang tanong. Perhaps, we play the role of Judas each time we betray Jesus when we are far away from His love, away from what He commands us to do. We're playing the role of Judas each time we deprive those people, those poor who are around us. And there are so many examples. Each time we commit sins against His love, we play the role of Judas. Naway maging maganda ang inyong reflection ngayong Semana Santa at umaasa tayo na sa inyong pagdulog dito sa ating dambana, sa inyong pag-uwi, kayo lagi ingatan ng Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord and our fellow men. Thanks be to God. Magandang hapong po at maraming salamat sa inyo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.